Kung gabi ang dilim ay lagkan. Hello, Raymond. Keri ko naman yun, Doc Pogi. Pero may date lang kasi ako ngayon eh. After nito, promise, kukulitin ko na si Maggie para sa number ni Abad. Hmm? Okay, salamat. Hindi na kasi ako umaasa na may gagawin pa si Rita. Doc, alam mo naman mabuting tao yung friend ko, di ba? Raymond, kaya ko to mag-isa. Kaya kong kumilos mag-isa. Kaya ko to. Ay, wait. Hindi naman ako papayag na mag-isa ka, no? Kaya nga mag-join forces na tayo. At kung talagang kontrabida yung Olivia na sinasabi mo, edi dun tayo sa may hustisya, di ba? Salamat. Okay, sige. Thank you, Doc Pogi. Pinagandaan po ni Kapitana yan, Kong. Lansunis, Kong! Kong! Pinakuha ko po yan dun sa malayong kamag-anak namin sa kabilang barangay. Kasi kabilin-bili na ni Simon. Favorite mo daw yung lansones. Masyadong marami naman ata. Ay, naku, Kong. Wala pa yan sa isang guhit kung ikukumpara yan sa itutulong ng Zirabla Mining sa amin. Tama po. May malaki pa nga kaming bonus eh. Dahil magaling ang gurisuma natin, di ba? Tama. Sobra. Aba, umasenso ng talisay. Saan? Parisong nakapwesto. Magaling talaga. Wala po akong binayara dyan, ha. Pero, Kong, baka naman po... Ayun, baka po makatulong kayo doon sa kaso, kaya doon sa kalagayan ni Dr. Pe. Basta, Kap, dapat wala kang kinakampihan, ha? Kung nagkamali naman talaga si Doc. Hoy, Cheche, hinusgan mo na rin si Doc. Migil ka nga. Kawawa naman si Doc. Ba't mo ginaganyo si Doc? Alam niyo, nakakalungkot. Nalulungkot ho talaga ako na... nangyayari yung mga ganitong bagay. Lalong-lalo na sa mga medical workers ho natin. Kasi ho, alam nyo naman na nurse ho ako, di ba? Okay pa naman yung lisensya ko. Kaya dapat, katulad ng ibang mga kaso, tinitignan ho natin yung dalawang panig. Di ba? Tama. Tsaka sigurado ho ako, lalabas po ang katotohanan. Tama si Kong. Lalabas din ang katotohanan na walang kasalanan si Doc. Oo, tama. Doc! 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 Simon! May problema! Si Ana! Ganun po talaga. Mauna na kami, ha? Sige po, sige po. Maraming salamat. Ingat po kayo. Ingat po! Sa ulitin po. Salamat. Ingat po kayo. Pwede ko man bumalik anytime. Babay po, babay po. Bakit ka pa kasi bumabalik doon? You know, you could tell your staff na sila na lang yung mag-brief sa mga taga-bari. Importante makita na asawa ko na meron akong malasakit sa kanya. So what? It's all for show? Like I said, gusto ko makita na asawa ko that I'm capable of doing good things. Pare, alam mo ba? Kung gaano ako nakakante tuwing lumalapit siyang tupi na yun sa asawa ko. Bilib nga ako sa pagpibigil mo, bro, eh. Hindi mo masapak yun doon. You don't know how hard I try. Gusto ko matapos at tumina na ito. Hindi ko alam kung hanggang kailan ako magpipigil. Pero bro, hindi lang yung minahan, ha? Yung issue sa lisensya niya, rason na rin yun para sa paglapit niya kay Rita. Nasend ko na sa email yung dating sinend dito pen na water test result. Masisisi mo ba ako?
Kung iisipin ko, gusto nila akong mawalan ng lisensya at mapaalis lang sa Talisay. Ay, pa nagpapahinga? May nakita daw na chemical na hindi naman daw galing sa Vela Mines. Well, kagaya nga na sinabi mo, tapos na yung issue. Hmm. Tara, tahinga na tayo. Naiintindihan kita na nasisira ang pangalan mo, na pwedeng mawalan ka ng lisensya. At alam kong importante sa'yo yung pagiging doktor mo. Pero Tope, alam mong unfair na magbato lang ng walang basehan. Kung walang solid evidence na makukonekta kay Mama o sa Cerebla Mining sa paglalaso ng idog, huwag muna tayong manghusga. Margaret, anak. Hindi ko gusto na pinagdadaanan to ng nanay mo. Anak, sana palagi mo siyang bantayan. At kung makakausap mo yung kapatid mo, hilingin mo na palagi sila mag-iingat ng nanay mo. Sir, nagawa noon namin ang paraan yung laboratory ng Carl Israel. Pinapasara na ho. Good. Sinundan mo na ba ulit si Tope? Kinausap lang ko yung complainant, sir. Wala pa ulit bago. Pati rin po ba si Kong, sir? Yes. Naniniwala na dumaan ka dito para lang iabot sa akin tong lansones. Oh, Rita, don't tell me. Napabother ka pa rin doon sa mga nalaman mo sa company ng husband mo. Ayun na nga, hindi ko mapigilang mag-isip. Pero tinitiba ko pa naman. Alam ko, sinasabi ng asawa ko na dapat huwag ko daw stressin yung sarili ko tungkol doon sa minahan, pero... Paano naman ako hindi masa-stress? Eh, may mga dumadating sa akin ng mga ebidensya. Tapos, ito pa yung nangyari kay Tupi. Yung complaint sa kanya. Teka, ano plano mo? Yun na nga, hindi ko pa nga alam eh. Pero alam mo, tama si Maggie. Tama rin naman si Raymond. Eh, yung doktor, tama rin ba siya? Si Tupi? Hindi ko rin alam eh. Oh, bakit naman? Hindi ba ang tagal mo nang kakilala yun? Oo. Pero parang malaki na rin kasi yung pinagbago niya. Eh, lahat naman ng tao nagbabago at some point in our lives. Eh, ikaw man, Rita, eh, nagbago ka rin, di ba? Oh. Hindi mo ba natanong kung nagbago ka sa sarili mo o binago ka ng panahon?
You know what, Rita? If I may suggest, no? Just breathe, Rita. Okay? Wala akong ibibigay sa'yo. Madam, huli na to. Kailangan ko lang. At kailangan ba talagang literal kitang patahimikin para tatanan mo ako ng kakahingi mo? Hindi po. Pasensya na po. Ang gusto namin ng anak ko, mawala ka na sa esperansa. At kapag hindi ka sumunod, baka gusto mong habang buhay kitang patahimikin. Natin, no? Hmm? Lagyan na lang natin, no? Ito po, Kong. Kong, maraming salamat po sa tulong ninyo. Malaking bagay po ito para sa amin. Maraming salamat po. Mahal na mahal ka po namin, Kong. Oh, walang anuman po. Kung anumang tulong ang pwede namin ibigay, ibibigay po namin. Maraming salamat po. Kyle, Bray, sige, pasok niyo na yun sa loob, ha? May kukunin lang ako sa sasakyan. Sige, Kate. Saglit. Ay! Peterson, wala po sa talisay si Dr. Salcedo. Pero si Kong ay kumpirmado na sa Barrio Dapdap. Gusto ko pagkatiwalaan mo ako. Kaya yung mga pagseselos mo, yung mga pagpapaimbestiga mo sa akin, hindi tama yun eh. Nasasaktan ako. I'm sorry. Hindi na sa'kin. Oo, ngayon lang. Pakailaman telepono ko, okay? Oo nga, Rita. Parang suspicious yun. Alam mo, kinakabahan na talaga ako. Tara na sa car. Saka tayo, Chris. Yes, hello po. Opo, nandito po ako, pero I wanted to see sana the car. Okay po. Thank you po. Ano sabi? Okay daw. Ganto daw siya. Okay. Good. Eh, kamusta naman yung acting ko, Tope? Good ba? Very good, Ray. Salamat. Umalis eh. Parang mainit yung ulo eh. Di ko nga alam kung saan pupunta yun eh.
Anong hindi mo alam? Eh, ayaw niya samahan namin siya, tapos... Hindi rin nagsalita. Kyle, anong ibig mong sabihin hindi nagsalita? Basta kuya, wala siyang kinausap sa amin, tapos bigla na lang siya umalis. Shhh! Ano, ate, may kinakontak niyo ba? Hindi pa. Wala, tinext ko na rin. Hindi sumasagot eh. Sayang si ate. Hindi yung pwede mag-isang buntis yun. Tawagan mo na yung iba. Ano to? Mabilisan to. Basta sabihin mo lang kung ano yung alam mo tungkol sa paglalason sa talisay. Anong tatong? Wala akong oras sa ganito! Abad! 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 Sandali! Tupi! Abad! Abad! Sandali! Bilis! Bilis! Sito mo! Sakay! Investigahan pa ako. Ilang beses na namin ito pinagtalunan. Nangako na siya sa akin na hindi na ito mauulit-ulit. Tapos ito na naman. Alam mo kasi, Rita, wala tayong sagot ngayon eh. Asawa mo lang yung may alam. Kaya alam mo, sa tingin ko mabuti niyan, umuwi ka, kausapin mo siya. Usap na naman. Nakakapagod na makipag-usap. Nakakapagod na... Wala siyang tiwala sa akin. Rita... Dok, ano pa bang kulang? Junior! Ano nangyari sa kanya, Tope? Pinang-atake siya sa puso. Kumamatay ba siya? Engineer! Engineer! Cardiac tamponat. Ano? Cardiac tamponat. Kailangan ng immediate surgery para matanggal yung dugo malapit sa puso niya. Raymond, tumawag ka ng ambulansya. Ngayon na! Yung bag ko! Tope! Junior, sandali! Okay. Junior, narinig mo ba ako? Ha? Narinig mo ba ako? Okay. Ikaw na mismo gagawa, Tope, dito! Okay. Junior, narinig mo ba ako? This is going to hurt, ha? Huh? Okay, Junior. Huwag tatamaan ang puso. Huwag tatamaan ang puso. Okay, Junior. Sandali na lang, ha? Sandali na lang.
Salamat sa inyo, ha? Tatawagan ko na lang ulit kayo para sa susunod nating assignment. Maraming salamat din po, Miss Pinky. Ako na rin po magbababa ng mga gamit. Sige, sige. Sige po. Maraming salamat. Una na ako. Oli, may okay ka lang? Si Hannah kasi hindi sumasagot sa messages ko, tapos di ko na rin makontak yung phone niya. Kilala ko kasi si B, eh. May pinagdadaanan to, kaya nga mas lalo ko nag-aalala. Baka naman kasama lang niya yung kuya niya. Basta pupuntahan ko na lang siya just to make sure. Teka, sasama ako. Ano muna, Kiko? Iba yung pakiramdam ko dito eh. Hindi dapat lalo akong mas sumama sa... Kiko, babalitaan na lang kita. Sabi nila, time heals all wounds. Pero bakit pakiramdam ko? It just... doubles the pain. Bakit hindi natatapos yung sakit? Nakakaawa din to si Engineer Abad eh, no? Walang pamilya, walang mahal sa buhay. Paano mo naman nasabi? Pero ano ba? Wala man lang bibisita sa kanya, wala magbabantay. Ni isa, wala. Zero. Nada. Hindi tayo na magbabantay. May date pa ako mamaya, Tupi. Nakakairita talaga si Engineer Abad. Joke lang po. Stable na siya. Maaaring bukas magising na yung pasyente. Thank you, Dr. Salcedo, for being quick. Nagapa natin siya. Ang pagay naman. Ano kaya vitamins ito ni Engineer Abad? Tagal ng buhay. Huwag pa kitawagan si Rita, ha? Kailangan niya malaman to. Sige. Iuwi na kita, ha? Sige na. Init-init pa, kumukulo pa to, girl. Mod, pwede ba, ha? Wala ako sa mood makipagbiruan ngayon. Wait, Rita, wait. Nandito kami ni Tuping ngayon sa ospital. Kasama na namin si Engineer Abad. Teka, ano? Engineer Abad? Paano? Na-corner na namin siya, girl. And believe me when I tell you, may tinatago tong loko na to. Sa reaction niya pa lang, girl, alam ko na. Rita, okay ka lang?